Yeah guys, magandang araw, magandang gabi sa 11:00 po guys. Ayan guys, oh, makikita yung butas na yan, yun sa gitna. Yan guys, pag yan ang mayroon din yung butas sa loob, dalawang butas na yan, yung butas ng gear at saka yung butas ng timing cover housing niya, timing housing. Ngayon guys, pag yan ang tumama sa camshaft yan niya, pag yan ang tumama guys, ibig sabihin, nakatap yung uno. Kaya hindi nyo na kailangan buksan yung barbula. No need to open valve cover. That setting is means number one tap. Kaya huwag nyo na itong buksan. Yung cover na yan. Kaya huwag nyo na yung buksan. Yan sa camshaft ha. Ngayon, ipapasok na yung ito yung timing pin niya. Ayan, pasok na yan ha. Eh ngayon, yung dito naman sa baba, dyan, yan yung sa crankshaft timing niya. Isa lang ang butas niyan. Hindi tatama yung, hindi papasok yung pin pag hindi mo masalat yung butas. Ibig sabihin, pag nasalat mo yung butas, nakatap yung uno. Hindi pwede na nakatap yung 4 dyan. Kasi kung 4 ang nakatap, walang butas na, ay yung sa, papasok yung butas dyan, sa crankshaft, kaya lang, yung sa camshaft, sa kaliwa, sa opposite siya. Kaya, napag-aralan ko na yan. Pag pumasok yung sa camshaft na butas, yan, pasok na rin yung sa loob. Ano nyo. Ngayon guys, ipapasok ko na itong sa crankshaft timing pin. Yan. Yung timing pin na yan, papasok yun sa loob. Pumasok yun sa loob, ibig sabihin, nakatap yung uno. Ayan o. Yun. Pumasok na yan sa loob. Tingnan nyo. Ilawan natin kasi medyo madilim eh. Yan. Doon yung isa sa loob. Yan. Sa crankshaft yung sa baba. Downside crankshaft. Upside camshaft. Okay. Yan ngayon. Nakatap ng uno yan. Ngayon, yung dito sa injection pump, hindi mo na kailangan i-timing yung sa gear kasi tapered siya. Yung gear niya walang butas, walang gayad ng kanya. Ano? Wala siyang slot na butas na para paglagay ng kunya. Yan. Ngayon, ipasok mo na yan dyan sa loob. Eh, yung ano niya. Pasok na yan dyan sa loob. Kahit anong posisyon yan, walang problema yan. Kasi tapered naman yan. Sa itong lock washer. Lasa ng rumi. Kabit na yung lock washer. Guys, ipitan ko na nakabit na yung pump. 80 pounds yung torque nya. Hindi rin yan maikot dahil may nakalock yung sa camshaft at saka yung sa crankshaft. Pounds yung higpit nya. Ngayon guys, ito na yung sinasabi ko. Nakalock to, diba? Ayan o. Nakalock yan ngayon, hindi maikot yan. Ngayon, ito na yung time na i-release mo siya. Luwagan ko na. Ayan, niluwagan ko na, diba? Ngayon, ipasok mo tong washer. Kulang pa sa luwag. Kailangan hindi kagalaw yung washer. Yan yung ano para, yan yung purpose niyan para aangat yung lock pin. Kasi nga pag hindi niya yan, yan sasayad yan sa shafting kasi nakasayad yung shafting yun eh. Yan. Ipasok niya sa loob. Yan na yung maging washer niya. Para hindi sasayad yung bolt sa loob. Yan, ipitan ko na uli. Ibig sabihin, yung washer niya lumapat na.
Ayan, makikita nyo rin yan dito. I-check nyo, may play yan. Oo. Galaw-galawin nyo yung shafting nya. Kung may play ba, ibig sabihin, hindi na siya nakalock. Ngayon, yung dito naman, na may nakasuksok na wire ito. Sa uno. Ayan o, yan, number one. Yan. So yun, dyan siya pumasok, number one. Pugutin ko na rin yan. Ayan o, tanggalin ko na.